Isa pa pagmalang araw po ulit sa ating lahat. So, nakaka-proud kasi sobrang aga ko today. Diba? So, ayan, back at it again. This is our fourth installment for our series, which is God's Guidance in Decision Making. So, our topic for today is Bible reader and being biblically wise. So, read your Bible every day and be wise. Read your Bible and be wise every day. So, in connection to our topic for today, ang Bible verse na ating tatalakayin ay ang Psalm chapter 119 verse 133. So, in New International Version, direct my footsteps according to your word. Let no sin rule over me. In Filipino translation naman, or in ang salita ng Diyos, Tagalog Contemporary Bible Version, patnubayan niyo ako sa pamamagitan ng inyong mga salita at huwag niyong hayaang pagharian ako ng kasamaan. So this is a form of prayer, I think, sa ating Panginoon na do not let sin rule over us nga, di ba? So kagaya ng message ng verse kahapon, kailangan natin ng guidance kung saang path ba yung dapat natin takin. Kagaya nang sabi, direct my footsteps according to your word, di ba? So kailangan natin ng mag-guide sa atin. And that is God's guidance, hindi nang basta-basta ni naman, di ba? So hindi tayo magre-rely sa friend natin. Most of the time, I mean, alam naman na natin yun na hindi tayo magre-rely sa tao kundi kay Lord God talaga. So para mas mapalalim pa itong talakayan natin, especially tayo sa ating teaching. Number one, Bible readers are biblically wise. So ano lang, logic lang. Paano ka magiging biblically wise kung hindi ka nagbabasa ng Biblia, di ba? So, paano mo malalaman yung mga ways on how to properly live sa Bible if hindi ka nagbabasa ng Bible, di ba? So, di ba, to be able to become a wise person, kailangan mo muna gawin ng gawin kung anong mga dapat mong gawin. Kumbaga, gawin mo siyang unconscious sa'yo, sa part mo. Like, for example, gusto mong gumaling sa pag-aaral. So, kailangan mong mag-aral lang mag-aral hanggang sa dumating yung time na hindi ka na napipilitan, hindi mo na siya ginagawa just because gusto mo gumaling, yung kumbaga unconscious mo na nga siyang magagawa. So, ganun din yung pagbabasa ng Bible. Kaya nga sabi, kagaya ng sinasabi ni Ma'am Ashley lagi sa amin sa church, every core group namin, kung hindi pa tayo sanay magbasa ng Bible, simulan natin sa araw-araw. One time a day, one verse a day, hanggang sa progressive siya, dumadami ng dumadami, hanggang sa tayo na mismo yung naghahanap ng presence ng Bible sa atin. Yung kapag hindi tayo nakapagbasa ng Bible sa isang araw, is parang hindi kompleto yung araw natin. Di ba? Parang may kulang sa pagkatao natin. So, ganun yung pagiging biblically wise, di ba? Tsaka hindi lang tayo basta nagbabasa o nag-aaral. Dapat isinasabuhay natin. Malalaman naman natin yan eh. Once magbasa nga tayo ng Bible, so the key is to read the Bible talaga. Number two, lack of wisdom is self-destruction. So ito yung nabanggit ko kanina. Hindi lang tayo dapat basta basa. So kagaya nga ng isang verse na na-discuss sa amin nung Sunday, nitong Sunday. Yung ano daw, parang kapag alam mo lang pero hindi mo ginagawa, parang kang isang lata na walang laman, na maingay, parang ganun. So, may alam nga tayo, pero hindi naman natin isinasabuhay, hindi natin ina-apply sa totoong buhay. So, ano pang sense nung kaalaman na yun, di ba? Parang naging stagnant lang siya sa isip natin, di ba? Parang wala naman siyang naidulot sa atin kung hindi rin naman natin siya isasabuhay. Yung wisdom kasi, this is the proper application of knowledge. So, yung knowledge na yun, wala rin siyang sense kung hindi natin siya i-apply ng tama, di ba? So, may possibility na may alam nga tayong knowledge pero hindi natin siya na-apply ng tama. Like, for example,
ito lang yung pinaka naisip ko ngayon. Alam natin na ang marijuana sa ibang bansa is ginagamit siya as medicine. Pero kailangan muna, yung kailangan talaga siyang approve. And hindi siya basta-basta ginagamit na kasi for medicine, for medicinal uses lang, for health uses. Pero, so ayun yung kumbaga yun yung knowledge natin. Isipin natin yun yung knowledge natin. Yung alam natin na sa ibang bansa ginagawa siya medicine. So, if wala tayong wisdom or proper wisdom, gagamitin natin yun sa hindi naman dapat paggamitan. Like for example, sa mga drug users, ganyan. So, ibig sabihin, nag-lead talaga siya sa self-destruction. So, hindi lang yon yung mga example na makukuha natin. So, marami pa dyan, diba? So, kailangan lang natin tandaan na we should always apply wisdom in everything that we are or in every knowledge that we have acquired, diba? So, lagi natin yung a-applyan ng kaakibat niyang wisdom para hindi natin ma-destruct yung sarili natin and para makamit natin kung ano ba yung goal natin or ano ba yung dapat nating makamit. And number 3, God guides us through His Word. So, kaya nga yung Bible, di ba, sinasabi na manual of life. So, every time nagkakaproblema tayo or feeling natin naliligaw tayo, magre-rely tayo lagi sa Bible kasi nga, He guides us through His Word. And saan ba nakalagay yung Word niya? Sa Bible. God guides us through His Word na nasa Bible. So, ngayon naman is proceed tayo sa ating application. Number 1, get a dose of God's wisdom daily. Number 2, flee from the control of sins and temptations. Number 3, secure our steps through God's words. God's Word. So, for our discussion part, by now, after watching this devotion, we should be able to identify what are the benefits of getting a dose of God's wisdom daily.